So what's up guys, it's Malx TV. So yun, today, ang gagawin natin is mag-install, magli-lift kami nung sasakyan ko, yung Navara D40 2008 model. So ang gagawin natin is mag-install kami. So, papakita ko sa inyo kung paano at ano yung mga gagawin namin sa pag-install. Yeah, so papakita ko sa inyo yung mga i-install namin. In 3, 2, 1, let's go! Bali, et, ang ikakabit namin is 2.5 inch na quick lift for D40 Navara 2008 model. So, yung ikakabit namin is coil spacer na nabili ko. Shoutout SR Performance. Maraming salamat. Sa kanila ko binili ito. Ito yung 2.5 inch na coil spacer for D40 Navara and Terra. Isa lang naman suspension nila. So, ito yung nabili ko na coil spacer. Ito yung ikakabit natin sa harap ng Navara. Tapos next natin, yung sa likod naman, ang tawag is shackle. So, ang shackle naman is doon din sa SR Performance ko din nabili. Yun na ikakabit natin sa likod, dalawa. Ito siya. So, medyo malaki, mabigat. O, ganun yan sa likod. So, yan. Ito yung kakabit natin. So, yeah. So, yun. So, samahan nyo kami na mag-install netong mga ito. Let's go! What's up guys, so ngayon maghahatid na ako sa aking mother bells sa kanyang school, and after that mabalik tayo, mag-install na tayo ng shock quick lift ng Navara Nissan D40. Actually ito yung gamit ko ngayon. Yan, in-start ko na siya. Ayan. Oh, para makita ko. Oh. Alright, and siya. Ayan. So, yun. So, hatid ko muna. Tapos, atras muna ako saglit. Kasi, hindi ko asya sa gate. Labas ko muna to sa garahe. Tapos, tsaka tayo alis. Let's go! Itong Navarang ito ay made in Japan, direct made in Japan. Hindi ito yung galing sa Thailand. Na makita mo yung straight Japan. Kanyang decal ay Nissan Motor Company Limited Japan. Straight Japan ang aming Navara. So JDM. Yung design niya medyo lowered siya. Kahit kung titingnan mo yung ilalim, pag mag-offroad ka at medyo nabalahaw yung sasakyan mo, medyo sasayan na yung differential mo, transmission, sa kaya itong oil sump, engine oil sump, sasayan. Kaya balak namin pumunta ng offroad sa Lahar area, kaya kailangan namin ilip ng kaunti. Nagpalit na ako ng gulong. Dati ang original na gulong nito ay 20 ang mags. Bali 265 50 R20. Ito is ngayon, 265. Pinalitan ko siya ngayon ng 265 75 R16.
Kaya lang medyo sumasayad yung sa fender kaya binutas na yun. Medyo sumasayad. Binutas na yung fender. Kaya kailangan ko siyang ilip. Ilip ng 2 inches. 2 inches. Quick lip, ang quick lip ang tinatawag. Plano ko sana ay mga 3 inches o kaya lang medyo malaki ang budget. Ngayon, ito ang quick lip na sinasabi. Medyo minus sa gastos, makuha mo rin yung taas ng sasakyan mo. Kaya ta ngayon sisimulan ko paano tinanggal ko na yung gulong. Siyempre normal lang. 6 nut lang naman, tanggalin mo yan. Naka-jack up ka dahil ginawa lang ito sa bahay namin. Kasi kung pupunta ka sa shop, sa magagandang shop na mayroong proper tools, kagaya ng lifter, medyo may kamahalan pero safety naman yun. Kaya lang, quarantine. Pwede natin gawin ito at do it at yourself. Pwede mong gawin ito kung naiintindihan mo. Kaya explain ko ng step by step kung paano gawin yung quick clip na tinatawag na pwede mong gawin sa bahay mo, sa bahay at makaminos at mapag-aralan mo rin yung lahat ng ma-inspection mo rin lahat ng pangilalim ng sasakyan mo. So natanggal na namin to. Tanggal ko na yan. Kailangan ay lagyan ko ng WD-40 itong tatanggalin ko sa steering tie rod in, saka sway bar, saka dito sa upper suspension bolt, saka doon sa shocks observer sa bottom mounting bolt, saka yung tatlong shock mounting shock sa taas. Ito yung actually Navara Terra siya, parehas lang sila Navara o in-pit 300 D40 2008 model. Ay pwede itong kakabit dito siya kabila, lip and right, lip and right. Ito naman sa likod, inasimbol ko na siya, binili namin kahapon to. Bali ito yung may left lip hand, lip and this side. Is the right side. Yeah. Yan, R. Yan. Kaya sisimulan ko munang gawin sa harap bago dadalhin, gagawin doon sa likod mamaya. So let's start. Ngayon, tanggalin ko yung cutter pin muna. Ano hindi? Cutter pin. Kamu dito. Ay, sorry. Ito, tanggal na. Tanggal din na yan. Lagyan natin dito. Taga-video pala nito. Quick clip, tinanggal yung gulong, tapos palambutin muna natin to, spray saka dyan pato sa yan yung mga tatanggalin muna. Yan ang mga tatanggalin para ma sprayan muna ng DW40 para lumambot yung mga tatanggalin before install itong quick clip sa harap by SR Performance.
And finally, natanggal na namin yung sa harap. Asan yun pa? Then, ganyan siya. Papatong siya dyan. Anak ng tape. Tapos, kakabit dun. Ito naman ay pagpalit ng ano to, shackle sa likod. Shackle sa likod. Ito tinanggal ko na. Stock. Dalawang tornilyo lang naman yan na lawagan. I-jack up mo ito. Talso. Kanaka handbrake. Tinanggal ko to. Ginagamitan ko ng WD-40 para mag-loose yung kwan. Ganito ang forma niya. So, katapos patanggal, then kakabit ko naman itong 3 inches na shackle assembly. Pero bago maikabit yan, kailangan ito, may loose mo ito. Luwagan ito para maipasok ito. Ang butyo? Yan, butyo. Ito. Para mahatak mo ito. Kaya ito, tinalihan mo ito para mahatak mo nang maipasok mo ito. Naka-jack up siya. Ngayon, naikabit ko na yan. Very simple naman. Very simple at ilang tornilyo lang yan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nuts lang yan. Madali lang gawin to. Kahit sino naman pwedeng gawin to. Basta nakita mo lang yung procedure sa instruction dun sa pinagbinhan. Ngayon, naikabit ko na yan, doon sa kabila. Ngayon, naikabit ko rin sa harapan. Ngayon, babalik ko. So, yun. Natapos na kami. So, nakasakay na ako dito. Natapos na namin gawin yung nabara. So, ang gagawin natin ngayon is papakita ko sa inyo kung ano na yung difference niya. So, mag-clip na lang siguro ako ng isang photo dito. Ito yung photo na pinicture ako bago namin siya lagyan ng spacer sa harap. Tapos ito na yung photo na bago. So ngayon, ang gagawin natin is pupunta ako sa court para isushoot ko para makita niya kung gano'y tinaas niya before and after. So, see ya! So, tinitesting na namin yung pakiramdam pag niraride na yung nakakabit na front and back na quick lip ng Navara D40. So, sa nararamdaman naman namin, wala namang ibang aberya. Goods naman yung pakiramdam. Hindi rin siya masyado matagtag. Tsaka mataas. Yung kala mo, 2.5 inch lang. Hindi masyado ramdam yung taas, mataas pala. Makikita niya naman sa video eh. Mataas yung pinagbago niya. So yun, ikot muna kami. Kuna mo yung